Assalamu alaikum. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to my TV, Mr. Yusuf TV. Ngayong araw, gagawa po tayo ng mushroom sisig. Siyempre, kakailanganin natin dyan ang oyster white mushroom. Okay? Kasamang sibuyas, bawang, luya, paminta, calamansi, oats, olive oil, parmesan cheese, cornstarch, black pepper, sugar and salt. Ihalo natin dito sa cornstarch. Ayun yung cornstarch na nakalagay na. Antay-antay na natin para. Lagyan mo natin ng asin. Sugar. Seasoning. Okay. Plus pepper. Black pepper. Yung powder, ha. Tansyahin na lang kung gaano kadami yung lulutuin nyo. So kayo nang bahala magtansya ng paminta na ilalagay nyo. Ibubudbud mo dyan sa mga cornstarch at saka yung asin. Pagkasamasamayan natin, haluin lang natin yan, and then i-add mo na yung quaker oats na giniling natin kanina. Ganun lang kasimple pag hahalo mo, and then para pag-isahin yung lasa, ihaluin natin yung mga powdered ingredients. Lalagyan natin ng Knorr seasoning para mas malasa yung ipiprito nating mushroom. Mas lalong malasa siya kasi pag nilagyan natin ng Knorr seasoning. Pero may alternatives naman dyan. Kung wala kayong Knorr seasoning, pwede nilagyan na ng bitchin. Pero ako mas gusto ko yung Knorr seasoning. Ayan na. O kaya minsan ayoko nang may malasang parang bitchin. Mas gusto ko yung pure lang siya. Walang chemicals, walang halong pampalasa para malasahan talaga yung natural flavor ng mushroom. So haluin nyo lang ng haluin, ganyan lang siya. Pag alam nyo na nahalo na ng gusto, at saka nyo na ilalagay, ibubudbud nyo dyan yung bubudburan nyo yung mushroom nitong mixture ng powdered ingredients. Ayan, ipiprituhin na natin yung mushroom. Tansyahin nyo lang pag na-golden brown na siya, at saka nyo lang ihain or tatanggalin sa mantika. Make sure na ipaglalagay nyo rin ng prito na fried mushroom, ay lagyan mo ng either cloth or tissue paper yung pangkusina para mag-absorb yung mantika. Para pag minix natin mamaya ng other ingredients, hindi na siya masyadong mamantika. Okay? Tansyo nyo lang hanggang sa mag-golden brown yung oyster mushroom. Pag naging brown na sa kabila, balik na rin nyo para balansi yung pagkakaprito niya. So ayan, hindi natin i-edit yung pagprito, ha, para matansya natin or malaman natin kung gaano katagal yung pagprito. Okay? So antay-antay lang natin. Pabayalan muna natin doon sa frying pan hanggang sa maging golden brown na siya. Ayan, malapit na. Ganun lang yung kasimple. Okay? Ayan, medyo nag-iba ng kulay. Ayan, meron tayong naunang na-prito kanina. Idadagdag na lang natin ito. Ayan, isa sa... isa pa ha, guys. Ako, hindi ko gusto yung malilit ang hiwa. Mas gusto ko ngayong... kasi hindi man kalakihan o kalaparan yung pinakadahon ng mushroom. Hindi ko na hinati-hati. Pero minsan... pag yung masyadong malapad, hinahati ko para hindi kasi masyadong maganda pag malalapad or malalaki yung hiwa. Sa akin, tama na yung may parang bite size lang. Okay? Tuloy lang pagprito. Antayin nyo lang sa matapos ito, maya-maya.
So, yan. Habang lumalamig kasi yung prinito natin mushroom, nagiging crispy siya pag nahanginan na. So, antayin na lang muna natin yung iba pa na makasama nito para maging isang lagayan na lang sa isang paghahalo natin. Ayan, tingnan mo, nag-ibang kulay na. So, antayin lang natin hanggang sa maging golden brown ito, ha. Make sure also na huwag masyadong matakas yung apoy, kasi pag masyadong malakas yung apoy, minsan ang iba niya nasunog, yung iba hilaw pa. Pero mas maganda kung pantay lang ang pagkakaluto niya, hindi yung kabilang side is sunog, sa kabila naman is medyo hilaw. So ganyan lang, kaya medyo matagal lutuin. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi ko ito i-edit kasi gusto ko matansya natin kung gaano katagal yung pagprito. Okay? Konting pasensya lang kasi nagsisimula pa lang tayo. Gusto ko rin malaman kung ano ba ang lasa ng mushroom kung ginawa itong sisig. Kasi ito ang patok na patok ngayon sa market or sa mga karinderiya. Instead of ginagawa nilang yung mga tawag ito, parts ng ulo o mga bitukan ng baboy, eh ako ayoko, hindi kasi kumakain ng baboy, mas gusto ko i-try itong mushroom, kaya mas mas masustansya, healthy pa. And then hindi masyadong mataas ang ano nito, calories. Okay, kaya nire-recommend ko sa mga, lalo sa mga vegetarian or vegans, mas maganda, hindi mo na kailangan kumain ng chicken or meat. Okay, mas mainam itong alternatives ito ng meat, ng karne, kasi mas healthier than karne or chicken or beef. Kaya na guys, yan ang naprito natin kanina na mushroom. Lalagyan natin ng sibuyas, saka tawag dito yung ginger. Maya maya ilalagyan natin yung bawang. Ayan na yung ginger. Ihalo lang natin yan. Ganyan. And then haluin mo siya. Pwede naman kung gumamit ng, nasa inyo kung gumamit kayo ng either tong or kutsara lang. Sa akin, okay lang kung anong mas preferred nyo. Kasi paghalo lang naman yun eh. Okay? Pagkatapos nito, lalagyan ng olive oil. Okay? Pag wala kayong olive oil, may alternatives naman dyan. Pwede kayong gumamit ng ang dami natin ritong coconut oil. Pwede yan. Kasi yung olive oil medyo pricey siya. At saka bihira din sa Pilipinas ang can afford na makabili ng olive oil. Okay, lagyan mo natin ng sili. Tuloy lang. Balik tayo sa olive oil. Olive oil namin is galing kasi sa bombasa, pinadalhan kami. So, yun na lang gamitan natin. Mas maganda rin ang olive oil compared doon sa mayonnaise. Kasi pag mayonnaise, mataas ang, ayan, ito ng olive oil na ginagamit namin. Virgin, extra virgin olive oil, galing pa ito ng ibang bansa. So, para mas lalong malasa, although mamantika na siya kanina, pero mas healthy itong olive oil. Nagpapalasa pa o nagpapasarap ang ng linamnam itong pag nilagay mo kasi ng olive oil. Huwag masyado din madami. Tansyahin mo lang na katamtaman lang. Kasi pag lalo na pag pinigyan niya ng calamansi or lemon, mas malasa. Mas lalasa lalo yung tawag nito, yung mushroom. Ngayon, bubudburan natin ng parmesan cheese. Katulad ng sinabi ko nina, instead of mayonnaise, ito ang gagamitin natin. Olive oil plus itong parmesan cheese, mas masustansya pa or mas mababa ang calories nito or cholesterol,
Kasing unlike doon sa mayonnaise, ano yan, matas ang cholesterol or calories. Ito mas healthier, kaya lang medyo, syempre, medyo pricey siya ng konti. Gaya lang guys, konting ano lang, halo, pag samasahin mo lang, iba kasi yung version na ginawa ko ngayon. Kaysa sa compared doon sa ibang sisig na ipiniprito o ginigisa nila yung bawang sibuyas at saka yung luya. Sa akin fresh lang yung sibuyas, tawag nito tapos sa sili. Yan, ganyan lang. Bahala na kayo maglagay ng garnish niyo or parang pampa attract, pampa inggan nyo para makakain o kumain ng ginawa nyo o niluto nyo mushroom sisig. Sa akin ganyan lang, sarili kong diskarte. Pero siyempre pag pang negosyo, dapat kailangan magandang presentation. Since na hindi naman tayo sa food and food business, kumbaga sarili pa lang namin ito, hindi na kailangan ng magandang presentation. As long as na yung lasa ang kailangan. Pero kayo, nasa inyo na yan kung gaano ka creative nyo gumawa ng pag-design kung paano i-present nyo yung product ng pagkain. Sa akin ganyan lang, simple lang. Umaya ililipat natin sa isang plato para mas medyo maganda naman ang dating. Okay, ngayon lang siya, ayan, tapos na. Okay, ililipat natin siya maya-maya sa plato para sa presentation natin, para yung pinaka-final touch, kumbaga. Okay? Ayan. Ito na. Ang mushroom, pwede nyo gawin itong either na pang lunch, dinner, merienda, or pulutan. Okay? Ayan, pinapakita ko na sa inyo yung papaano from hilaw pa na mushroom hanggang sa naging sisig na ito. Okay? Ayan, pwede na tagay. Tara. Tikman natin itong gawa naming mushroom sisig or crispy mushroom sisig with olive oil and parmesan cheese. Try nyo guys. I'm sure magugustuhan nyo ito. Okay? Kung may comments kayo or gusto nyo mag-suggest, suggestion, mag-comments na kayo o mag-send lang kayo, mag-mission kayo sa amin. Ano pwede pa namin gawin sa mushroom? By the way, mayroon pala kaming small farm or nagpapatubo, nagpapaalaga kami ng mushroom kung paano yung makabuti, paano patubuin yan o palakihin. Next video, gagawin ko yan. Ayan. Try nyo guys, subukan natin, tara. Yalla. Akil fadal. Syukran. Yalla yalla. Okay. Next time. Bye. Masalam. Thank you for watching.